will serve as protection for you for all harm, accident, sickness, saka sa mga bad spirits. Para kahit papano, meron kang protection. Letter M. Letter M is for medallion. Yan, pakita natin yung medallion. Yan, yan St. Benedict's medallion yan, main. It will serve as protection. Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na kaganapan po ngayon sa social media. Pinapakita ko lang tong throwback video na to para ikumpirma sa inyo na ganito po mag-aalaga si Richard Paul Garzon. Kumbaga, kung ano po yung talagang kailangan kay Menggay, yun po yung binibigay niya. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga kumakalat po na si Richard Paul Garzon ang nang-iwan kay Main Mendoza. Marami po kasing kumakalat ngayon, mga ka-Aldab, na kaya daw po nawala ang lab team nila Alden at ni Menggay. Si Alden daw po yung nang-iwan kay Main Paul Garzon. Kumbaga parang alam nyo na, hindi po ba, na kumakalat. Sa totoo lang po, para lang po sa kaalaman ng lahat, kukwento ko lang po. Kung matatandaan nyo, di po ba may teleserye o may movie po si Bossing Big Soto kay tuwing Pasko, mga ka-Aldab, meron po silang Manila Film Festival na lagi pong kasama si Alden at si Menggay. Minsan nga po guest lang sila Menggay at si Alden. May mga panahon po, mga ka-Aldab, na kumita yung palabas pero hindi man lang daw po dinagdagan yung masasabi natin na sana'y may bonus ang hinihingi ng GMA. Ito yung sinasabi ko, pagdating po kasi sa kitaan, ayaw ng GMA na nalalamangan. Gusto nila laging pabor po sa kanila kasi iniisip nila yung mga panahon na yan, mataas po talagang demand ni Alden. Yung sabihin na natin yung katotohanan na marami siyang endorsement yung mga panahon na yan. Sari-sari pong endorsement, sari-sari pong TV commercial. Diyan pa, ito po rin po yung panahon na bumagsak ang Showtime, di po ba? Lahat ng endorsement po nila Ann Cortez, nila Vice Ganda, karamihan napunta kay Alden. Bukod pa po yung kay Menggay. Halos karamihan po talaga. Kasi mabangong-mabango si Alden ng mga panahon na yon, mabangong-mabango rin po si Menggay. Kaya lang, kay Menggay, hindi niya po magampanan lahat yung TV commercial. Dahil nga po may shooting lagi sila ni, alam nyo na, ni Bossing Big Soto. Kaya po yung mga endorsement, yun po yung inuna. At hindi po sumama sa mga pelikula nila Bossing at ni Menggay si Alden. Ramdam nyo po yun. Kaya nga po yung huling pelikula niya, wala na po siyang partner nun. Kumbaga parang sinagad-sagad na nila, tinuloy-tuloy na po nila. Talagang paunti-unti binitiwan po. Management po ang may problema. Huwag po natin isisi kay Alden. Porket si Alden po hindi na sumama sa pelikula ni Menggay at ni Bossing, si Alden ang nga po ba yung may kasalanan? Yan po yung sinasabi ng mga ilang netizen at especially sinisigaw ng mga main fanatics sa Tarmain. Hindi po ba? Kaya huwag po kayong maniniwala. Kaya nga po, pinakita ko tong video na to kung gaan po kamahal ni Alden si Menggay. Yung pagbibigay ng isang halimbawa, di po ba, na St. Benedict, mga ka-Aldab, na medalyon, hindi lang po sa good, sa bad spirit yan. Yan, isang napakagandang regalo sa minamahal mo. Common sense na lang po ha, sa mga bulag at bingi, sa mga nagsasabing walang relasyon, sila Menggay at Tisoy, nagkakamali po kayo. Po ba? Well, puntahan natin ngayon si Main Paul Garzon. Grabe, ang dami na naman pong nakukuwang award. Hero at gawad Pilipino. Syempre, hindi na naman babalita ng 24 oras yan. At hindi naman mame-mention yan ng Eat Bulaga. Maliban lang pag kinalampag po ninyo. Ito yung tao na kailangan mong pagsabihan pa. Di po ba? Parang pako lang yan eh. Kailangan mong pukpukin
para bumaon. Hindi siya babaon hanggat hindi mo siya pinupukpok. Common sense na lang po sa sinasabi ko ah. Maraming tinatamaan at talagang maraming masasaktan. Kasi pagkailangan po nila ng kumbaga ng views, eh gagamitin po nila si Mengay. Kapag mahina na po ang website nila, maglalabas sila ng article na patungkol naman po kay Mengay. Magbabalita sila kapag trending yung isa. O sino ngayon yung nagsasabi na hindi ginagamit si Mengay? Common sense na lang po sa mga bulag at bingi. Tapos sasabihin po nila, eh well, hindi naman namin artist, hindi naman kapuso si Mengay, parang pasalamatan o i-congratulation. Hindi naman siya talent artist. Kumbaga taping artist po siya. Pero dapat fair po sila. Di po ba? Hindi porket wala nang tumatangkilik sa website nila, po pwede nilang gamitin si Mengay. Halatang halata naman po. Kaya nakapagtataka, di po ba? Nag-post nga naman po sila ng kapuso. Inangkin na nila si Mengay, pinagitnaan pa. Kumbaga kulang na lang sa huling-huli ilagay si Mengay. Di po ba? Real talk mga kalda, pero syempre wala po tayo sa posisyon para ipilit yan. Di po ba? Alam naman po natin na kumbaga parang utang na loob pa nga po ni Main Paul Kerson na ilabas yan ng kapuso. Di po ba? Kasi napopromote eh. Kumbaga parang umaangat. Yun po yung sabi nila. Pero hindi po nila alam ang katotohanan na mas marami pong website ngayon ang pinag-uusapan si Mengay. Marami mga article ngayon na sinasabing napakagaling na artista, ganito ganyan, etc. etc. Kaya nga po lumalaylo ang GMA pagdating sa bagay na yan eh. Hindi, wala po silang maikumpara. Di po ba dati may kinukumpara silang etong artista na magiging phenomenal box office queen, etc. etc. Di po ba? Wala na eh. Nasaan na po yung mga galing nilang artista? Nasaan na yung pinagmamalaki ng GMA Kapuso? Eh bakit hindi po nakakakuha ng award? Di na tayo magbabanggit ng pangalan, di po ba? Masakit sa kalooban ng GMA. Kaya nga po hindi nila pinapakita. Kasi si Mengay na hindi nila artista o na hindi nila kapuso, eh umaani ng napakaraming award. At etong TV5, pilit pong kinukuha talaga si Mengay. Pero ang GMA, wala. Never po nilang kukunin si Mengay. Kahit bayaan nila yan. Kumbaga, mataas na po yung pride nito eh. Yung tipong, bakit pa namin kukunin si Mengay eh, napakarami naming artista. Kaya nga po yung mga ibang artista sa GMA, hanggang ngayon na lang po to eh. Hanggang ngayon, taon na lang ng 2022. Pagpasok nga po ng 2023, marami ng artista. At si Alden Richards nga po eh, hindi po muna lalabas sa mga teleserye, pelikula. Focus po muna to ha. Real talk to. Base po ito sa nakuha nating impormasyon na kung saan eh, nag-celebrate nga po ang Mirad Corporation kasama po ang ibang mga cast doon, mga ML player ni Richard Polkerson sa naging venue po nila. Eh pinaramdam po niya doon na tututok muna siya. Hindi lang po inilabas sa video o wala man, hindi man po inilabas sa social media, pero mariing sinabi niya na kailangan niya munang tumutok. Totoo yan mga kaaldab, kasi yung gumawa ka ng isang napakalaking ML event kumbaga dito sa buong Pilipinas, eh talagang kailangan mong pumokus. Di po ba? Dahil marami maglalaro, marami talagang kailangan kumbaga tignan, di po ba, asikasuhin bilang founder, di po ba, ikaw yung nagsimula, ikaw yung naglatag, kailangan ikaw yung aasikaso, di po ba. Although papaasikaso mo rin sa mga assistant mo, pero iba yung nandun kay, iba yung performance na pinapakita, di po ba. Parang ano lang yan, live. Kapag hindi si Alden ang nagla-live, ang baba ng views, halos wala pong nanonood. Real talk to. Halos wala po. Halos ko konti lang po. Hindi po talaga siya naayon sa
inilalabas o kapag si Alden Richards yung naglalaro, di po ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, kailangan nakapokus po lagi si Alden para magtuloy-tuloy nga po ang mga kaganapan po. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest pang video na ilalabas pa po natin.